Magluluto tayo ngayon ng chicken in oyster sauce with broccoli. Okay? Lagyan mo tayo ng konting oil sa pan. Okay? Kunti lang ha. Kasi yung chicken natin ay medyo mataba siya. Okay? Okay, lagay tayo ng butter. Kahit anong butter pwede ha. Kunti lang. Yan. Kaya konti lang oil nilagay natin. Lagay pa tayo ng butter. Kasi hindi pwede puro butter. Kasi madali masunog ang butter eh. Pagka... ano, kailangan may konting oil din. Okay, lagay tayo ng garlic ha. Tinamay ko na. Yan, bago po tayo magluto, maghugasan muna yung panay para kahit kamay natin mga ingredients natin, malinis naman dahil tayo lang gumagawa. Okay? Yan po ginagawa ko. Kinabay. Okay. Kasi po, minsan, pag tayo ay nagluluto, di may iwasan natin, di kamay yung mga ingredients natin yan. Kasi, kaya dapat maghuhugas tayo ng kamay, sasabunin, at saka pipiyuin. Huwag po tayo maghugas ng kamay tapos yung hindi natin pipiyuin yung kamay natin. Yung basa pa rin kasi yung lasa ng sabon, maano pa rin natin yung kaya pipiyuin ng towel tsaka tayo hahawak ng iluluto natin. Okay? Kaya kahit kamay natin yan, kahit lamutakin natin yan, malinis ang kamay natin. Okay, lagay tayo ng garlic. Okay? Tayo natin mag-translucent ng onion natin ha. Okay, lagay na natin yung chicken natin. Ito chicken, mga 1.5 kilo to ha. Palabasin natin, sangkutsay natin mahigi ha. Teka, lagay tayo ng pepper. O, lagay tayo pepper. Pepper to taste ha. Ito, lutong bahay talaga tayo. Okay, lagay tayo ng salt. Konti lang. O, pipinch ko na lang ha. Para lang mapangat natin yung lasa ng chicken. Habang nagsasangkutsa tayo. Pinch lang. Tama na yan. Kasi maalat yung oyster sauce eh, di ba? Yun ang pinakapangalat natin. Okay, kinlose up natin ha. Para makita nyo ha. Pag nakita nyo ganyan, oh, parang mamatika na yung ganyan. Okay? Sini-shortcut ko lang po yung video ha. Sini-shortcut ko lang kasi kung masyado mahaba habang nagsakot siya tayo. Kaya pinapatay ko. Kaya, iniano ko muna. Kino-post ko muna. Okay? Gagawin nyo, ganyan. Habang nagsasakot siya kayo, halo-halo lang, ha? Okay? Pag nakita nyo, nagmamatikalo, lumabas yung natural oil na chicken, tsaka nalili, parang nalilikit-likit na siya, okay, sangkutsado na yan. Ang purpose po ng ating pagsasakot siya, para mawala ang lasa ng chicken, okay? Okay, lagyan na natin yung oyster sauce. Dalawa lalagay ko, ha? Ito, kira-kula ko na to 3 tablespoon ng ito. Kung kayo maglaku, nasa bote sa inyo, mga 6 tablespoon. Okay, depende sa inyo kung gano'n kayo karami, okay? Ayaw pa. To taste, tignan nyo. Bali, 3 tablespoon naman ay sasakit naman. Ganito binibili para mahirap para madaling ano, tansyado ko na kasi. Isa doon sa nakabote. Okay. Yan, lagay na natin yan. Maalat po ang oyster sauce, kaya ito pang alat natin. Maalat na manamis-manis yan. Okay? Kaya haloy natin. Yan. Okay. Yan, gasa malo siya.
Okay, naging na natin yung tangkay nung ano, nung broccoli. Kung gawin niyo sa broccoli, yung tangkay niya, di ba yung tangkay na gano'n, talupan niyo, tagal niyo yung tigas, tapos pag nakita niyo yung malambot na yung pinakaubod, yun ang kukunin niyo. Sayang, kinakain ni Puyo. Kasama na natin dito, meron natin ilalagay yung dahon. Okay? Tapang muna natin, ha? Eh, buksan natin. Hinahan natin niya po, ha? Okay, papalabutin na natin yan, eh. Tignan natin kung medyo malambot na siya. Medyo malambot na. Pag medyo malambot na siya, lalagay na natin yung ating broccoli. Kasi broccoli, di pwede malabot yun eh. Kaya pag tingin nyo medyo malambot na siya, kunin na natin. Kailangan ko water ah. Eh half cup lang. Tingnan nyo, half cup lang lalagay ko. Gusto ko medyo may konti sauce kasi. Ayoko naman tuyuin kasi may broccoli. So, may half cup lang lagi. Kayo, kung gusto nyo, ayaw nyo ng may sauce. Yung gusto nyo, kaya alam, maganda talaga may sauce na konti. Kaya lagay tayo ng water. Okay? Okay, tiplahan na natin yan. Malambot na eh. Lagyan na natin yung broccoli natin. Para maluto na rin siya. Okay? O, lagay tayo yung ginis sa mix. O, depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Pag-dig sarap. Okay, ito na pinaka-seasoning ko. Ganyan lang, kasimple. Wala na, tapos na. Diba? Pagka puno-puno, ganyan gagawin yung halo. Sisimula kayo sa tabi, sa gitna. Okay, papunta sa gitna para hindi kayo tatakot-takot. Sa mga baguha, tinuturo ko yan. So, simula kayo sa tabi, tapos papunta sa gitna. Okay? Kaya mga baguha na, ganyan gagawin ninyo. Okay? Para hindi tatapon. Sa tabi. Okay? So, diba? Okay. Kailangan natin apoy ha. Pagpalatay na natin apoy. Palambutin na natin yan. Okay, buksan natin. Yan. Lasta na yung, pag nalanta na yung broccoli, okay na yan. Kailangan sa kutsa yun yung maigi yung manok ha. Kasi pag hindi sila kutsa, malasa yan. Okay. Don't worry po yan sa ano, akala nyo yung kasabaw na yan. Pag po natuyo yan, lumamig, nagiging parang sulsitas yan. Kaya titikma ko kung sa tayo na kulang ha. Titikim tayo sa sabaw. Parang kulang ng so, lagay tayo ng coffee nga, no? Lagay tayo pepper. Kulang ng pepper. Okay. Siguro mga half teaspoon na nilagay ko. Pepper to taste. Pag alam nyo kulang pa, kung saan kayo kulang, lagay kayo lang lagay.
Oh, tingip ko niya. Okay na, sarap na. Eh, just simple lang po. Oh, tapos na. Tapos na po ang ating chicken in oyster sauce with broccoli. Okay? Maraming patam na po sa inyo. Maraming salamat po sa mga baguhan at natin subscriber. Patay ko na. Kung hindi po po nakapag-subscribe, subscribe po kayo. Type your email address, enter your password po para makapasok sa YouTube channel ko. Marami po kayo matutunan sa akin ng luto. Simple lang yan. Kasi madalas minsan ako, nag-experiment ako ng luto. Yung international food po, ina-adapt ko sa Filipino foods. Tapos yung mga ingredients, yung nagaling sa atin. Okay? Hoy, papalaman po ako sa inyo. Maraming salamat po. Bye-bye.